Thank you.
Magmuli po para sa atin na tayo po ay muli na parin po sa bahay ng Panginoon. Upang muli malasin po ang magandaan ng Diyos. Kapag naman mula sa ating salita, ispiritual ay muli po natin bigyan. Ang pansinupalito po ay ating makamit at ating pakinabangan po sa ating mga pamumuhay. Sa ating spiritual na pamumuhay. Gustong po natin ang ating mga Biblia. San John po. San John po, kabanatang 4, kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 10. San John po, kapitulo 4, talatang 5 hanggang talatang 10. Pag-alamit po natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng titulo, Living Closely to God. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Hebreo 4, mga talatang 5 hanggang talatang 10. O iniisip pa ba ninyo na ang kasulatan ay nagsalita ng walang kapuluan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay naganais hanggang sa apanagpulian? Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Ayon sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasarausap sa mga palalo, dapat po at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbawa. Pasapot nga kayo sa Diyos, dapat po at magsisalangsang kayo sa Diyo at natatay siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mga ibigis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at talisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala, kayong mga pighati at magsilipit, at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng pag-ibig, at ang inyong magalatan ng kalubayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kanyang itataas kayo. Isang malakas po na Amen. Panginoon, muli po kami nagmamakaawa sa inyong harapan. Tumulog, nalawa po. Ipaunlawa po sa amin, Panginoon, ang portion po ito ng banal ng kasulatan. At ang mensahe po daw, Panginoon, sa oras na ito ay maging understandable po sa amin. Ito po, Panginoon, ay mapagpunan namin ang pinagkas ng kalakasan sa aming kahinaan. At inihiling po namin, Panginoon, nalawa. Ito po ay magkulang sa amin upang manaman namin Panginoon po sa ang iyong pumagalingan at ang iyong kataasan Panginoon upang kami po ay magdaan po at magsalikang Panginoon na ngayon po ay patuloy itaas sa amin po ng buhay. Sa oras na ito Panginoon, hinihiling po namin ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Living closely to God. Pamumuhay ng malapit sa Diyos. Pamumuhay ng meron ibang klaseng intimacy. Pamumuhay po at pagiging isang anak ng Diyos na nararamdaman natin ang ating pagiging anak ng Diyos dahil ang paraan ng ating ugnayan sa Panginoon ay gano'n na lang po kahigpit at gano'n na lang po kadikit. Okay? Living closely to God. Ang mga talata kong binasa natin ay ito po'y mga sulat na tungkol po sa pagkakaroon ng katawag kong vital contact with God and being close to Him. Kung gusto po natin ma-develop at kung gusto po natin ma-contribute po yung tinatawag na vital contact with God at kung gusto po natin magkaroon tayo ng closeness sa Panginoon, mabuti po para sa atin na ang mga talatang ito ay mabigyan po natin ng pansin at malaman natin how to become close to God. How to have a life that is living closely to God. At ito po sa mga salitang ito at narinig sa pinupo patungkol sa pagiging malaki sa Panginoon, ang unang-unang bagay natin dapat
na gusto niyang gawin sa atin. Meron po siyang control that, that God is designing for every child of God. The control that God desires. At ang susi po, mga kapatid, para tayo ay maging close sa Panginoon. Ang susi po para magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng pagsuntod sa atin mismo ng Panginoon. Hindi po tayo magiging manatili sa Panginoon kung tayo po ay hindi niya namakontrol. Hindi po tayo magkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Pag ang distansya natin sa Kanya ay napakalayo, kailangan maglapit tayo. Kailangan kapitan tayo ng Diyos. At isa, kailangan kumapit tayo sa Panginoon. At yun po ang magiging malaking bagay para tayo magkaroon ng vital contact sa Panginoon. At wala pong shortcuts. Totoo lang po. Wala pong mga shortcuts para tayo maging Diyos sa Panginoon. Wala po na. Hindi po dapat natin isipin na may mga madaling paraan, may mahirap na paraan para tayo ay maging malapit sa Panginoon. Lahat po ay may proseso. Lahat po ay may mga takdang dapat tayong gawin upang mapasimulan po natin sa ating buhay na mabuhay tayo na meron intimacy sa ating Panginoon. Unang-una, mga kapatid, ito pong disenyo ito, ito po ay passion ng Diyos para tayo ay kunulin. It is a passion. Ibig sabihin, God has a passion for this control. Pinagin dito yung design ng Panginoon na nasa atin, within us. The design of God that is within us and the Lord wants to occupy and actually conquer our whole life. At pinapagin po rin yung Sinkago, yung pong indwelling of the Holy Spirit. Ang sabi niya po dito po sa
But today, God is desiring to control us. Huwag natin, huwag po natin tigilan, mga kapatid, huwag natin tigilan, huwag natin tigatiin ang banal na Espiritu. Alam nyo, yung kasalanan sa ating paligid ay napakalaki po ng tungso dito. Napakalaki, napaka-intense po ng yung po niya tawag na intensity po ng mga kasalanan sa ating paligid ay ganoon na lang po natin din. At hindi po natin pwedeng baliwalayin sila. Kung pag po natin sabihin na tayo ay anak ng Diyos at tayo ay hindi na po pwedeng alaman o hindi na pwedeng maging mabisa sa ating kasalanan. And for most of the time, maraming pagkakataon na ang mga anak ng Diyos ay maraming beses umibigay sa kasalanan. Bakit po? Kasi we resisted the leading of the Holy Spirit. We grieve the Holy Spirit by doing the things that is contrary to the leading of the Holy Spirit. At ito po, sabi po ng verse 5, sabi ng verse 5 dito, o iniisip pa ganin nyo na ang kasulatan, nagsasalita ng walang kabuluhan. Minsan, nawawala po ng kabuluhan ng kasulatan, ang salita ng Panginoon, nawawala ng kabuluhan, iniisip natin ito na walang kabuluhan, kasi po, mas intense ang feelings natin. Hindi po para gumawa ng tama ng kalooban ng Panginoon, hindi po para gumawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Panginoon. At ito, pinapakita ng Panginoon that thing is passionate. Sabi po na sa 2 Corinthians chapter 6 and verse 16, pakibasa nga po, 2 Corinthians 6, verse 16. At anong pa inipagkaris ang meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo yung templo ng Diyos na buhay. Kaya na sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Now, sabi pa ng Panginoon, we are the temple of God. At the same time, we are the dwelling place of the Holy Spirit. Paano mangyayari na ang templo ng Panginoon ay magiging templo at the same time ng ating kalabang Diyos? Paano magkakaroon ng intimacy ang mabuti at ang kasamaan? Yung malapang po noon, hindi na po magkakasundo ito. At sa buhay natin, minsan, hindi po nagkakasundo ang ating espiritu, sa espiritu ng Panginoon, kasi minsan, ang ating espiritu ay lumilis po sa langis ng espiritu ng Panginoon. That is what the reason why God is wanting to control us, desiring to control us. God is passionate for this control. Ito po, ang pangalawa. Meron dito ang provision ang Panginoon sa pag-control na ito. At sa akin ng verse 6 po, sa akin ng verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kasi muling maganda sa itang yan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng lalong biyaya. Malakas ang haatak ng kasalanan sa buhay natin. Hindi natin kailangan malipunan ng Panginoon at papadala po sa haatak ng mundo. At sabi po ng talata, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Siya po ay nagbibigay ng biyaya. Kung ano man po, mga kapatid, hindi po gagawa po hihingi ang Panginoon sa akin ng isang bagay kung saan hindi rin po siya magbibigay ng paraan para ito ay makuha niya. Ang ibig sabihin po dito, laging merong vital communication ang Diyos at ang kanyang anak. Ibig sabihin po, lahat ng nasa sa atin ng Panginoon, lahat ng gusto mangyari sa atin ng Panginoon ay para sa ating kabubuti. If we only comply with what God is designing for us, tunay po na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Dito po, binibigyan tayo ng isang kaisipan at katanungan sa ating kaisipan. Paano po natin nararamdaman at naranasan ang biyaya ng Diyos? Paano po natin, paano po nag-manifest sa atin
ang biyaya ng Diyos at ang gulang ng mga kapatid. If we are proud, pag tayo ay panalo, hindi po natin maranas ang biyaya ng Diyos. Sa pag-asabi ng talata, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga magpapumbaba. Tama po ba? Siya ay sumasalangsang sa mga panalo. At ano po ba ang kasalanan? Ayon po ay hindi tayo galing sa pagpapumbaba. Ang kasalanan ay galing tayo lagi sa pagpapalalo. Ang kasalanan ay laging natin sa atin sa paglaban sa kalooban ng Panginoon. Hindi po tayo gagawin spiritual ng kasalanan. Hindi tayo gagawin spiritual ng ating mawalang katapatan. Hindi tayo gagawin malapit sa Diyos ng ating mga kawalang kumintin sa Diyos. Ang kailangan po natin ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban natin kailangan magtagpo. Kailangan po magkaroon ng tinatawag na vital contact between us and God. At ito, hindi po pwede na mangyari na tayo ay magmalaki pag naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Tama po ba? Hindi tayo pwede magmalaki sapagkat ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay gumagawa sa atin yung mga bagay na hindi natin magagawa, nagagawa dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi nga po, Pablo, I am what I am by the grace of God. Amen? I am what I am. Ako'y naging ako, naabot ko ang hindi ko inakala na abutin ko. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa buhay natin sinasabi, bawal maging mayabang ang isang anak ng Diyos. Kailangan manatili, kinikilala ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi po natin may enjoy yung mga bagay na ini-enjoy namin na may kailangan ngayon. Ayun mga oras na ito. Ang ganda sa mga oras na ito. Ano man po ang mga hindi natin sukat na kalahin na mangyayari sa atin ngayon, kung noon tayo, nagdadalawang isip, may pag-aanlangan, may takot, may tinatawag na worriness, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ito nabagtang natin at ang pinaka higit na pwedeng gampin natin dahil sa biyaya po ng Diyos yung pagmataas na pagkilala, matakas na pagrespeto at pagmama sa ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang biyaya. Maraming pagkakataon po ng ating mga fleshly desires sa ating kalooban. Ito po ang buhay pinigil para hindi natin kilalanin ang biyaya ng Diyos. At ito din po ang dahilan kung bakit tayo po nagpapalalo sa Kanya. Tayo po nagpapalalo sa Kanya. Ito po ay nag-generate ng deliberate one sa ating kalooban. Lahat po ay nagkakaroon. Para po may territorial dispute. Para po itong Pilipinas niya ay China. Nag-aagawa sa teritoryo. Doon po sa Spotty Island. Sabi ng China, amin yan! Kasi sa China sige! Amin naman Pilipinas. Bahagi yan ng aming teritoryo. At kailangan po, nagkaroon po ng isang desisyon sa United Nations na ibinibigay po sa Pilipinas ang yung pamamahalaan para alihin yung mga buong Scarborough Shore at buong Spotty Island. At ito, nagkaroon ang mga itse. At nabipinto po, sabi nila, nabipinto at nangangangipo. Nabipinto ang isang digmaan between our nation and China. At kagaya po ng mga kapatid, kagaya sa ating kalooban, alam nyo, yung ating lumang pagkatapo ay gusto pa rin pong makakuha ng teritoryo sa buhay natin. Kahit ito po ay teritoryo ng Panginoon. Makuha po ba natin? At minsan ito po, minsan, dahil tayo ay hindi spiritual, ibinibigay natin yung teritoryo ng Panginoon sa teritoryo ng tungkusang muling pag-aari, pag-aangkin ng ating lumang pagkatao. At doon po nangyayari na hindi natin nagagawa walang sa ng Panginoon. At doon po, pinapakita sa atin na Panginoon lang po talaga ang daming makapagbibigay sa atin ng kalakasan para magawa natin ang tayo ay ma-overcome natin lahat po ng ating addiction. Lahat ng mga tawag ng kasalanan, lahat ng mga bulong ng Diyos sa buhay natin, pilit tayo sa ilalim sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, nakakasumpay po tayo.
nakasubay tayo. And by the faith of God, it can be defeated and it enable us to be in control, to be under God's control. Ganyan po ang pagdalaan sa Panginoon na tayo ay mag-control sa mga dito. May kabuluhan pa rin ang kasulatan. Ang banal na Espiritu ay hindi po ito isang pwersa lamang na dapat na maniniwala tayo o hindi. Nasa sa atin, mga kapatid, nasa atin ang banal na Espiritu. Sabi po ng verse dyan, mas malakas ang nasa loob natin kesa nasa personal labas. Greater is He that is in us, that is in the world. The next thing is this, not only the control, but also the commitment. The commitment that God deserves. Sabi sa Diyago dito, dahil ang Diyos ay pero siya intense longing in yearning to control our lives, we should therefore submit ourselves to God. And the word submit, it means to take rank under. It is a really funny term, speaking of someone getting into his proper rank. Alam mo, nang si General Bato de la Rosa ay naging PNP chief, marami po siya mga apertures na nahumusan. At may mga nagtatawang po, may mga sumama ang mga nanonood. At ano siya sinasabi, hindi ko gusto ito. Gusto ito ng ating presidente. At marami po sa mga upper, nasa upper rank, naging under rank po ni General de la Rosa. At ito, pinapakita rin po dito ang mga kapatid na dahil ang Diyos, ang dominante sa buhay natin, dapat po ibaba natin ang ating sarili at ang Diyos po ang tumakas sa buhay natin dahil sa kanyang biyaya. It should be therefore an, ito po, obligatory po ito eh. Ito po ay isang obligation natin. Hindi po ito suggestion, it is neither invitation, it is an instruction, it is a command that we need to be under the influence of God. To be under the influence of the Holy Spirit. And what is commitment calls for our life? Anong klaseng commitment? Particular, ang hinihingi ko, sabi ng verse 7 dito, asawa ko na kayo sa Diyos, na dapat mag-isang ko kayo sa Diyato, at natama siya sa inyo. Anong klaseng commitment dito? Ito po unang muna. It is a commitment on how we must stand. A commitment on how we must stand. Paano tayo tatayo? Paano tayo mga kapalindigan? Paano kung tayo ay nasa lugar kung saan tayo dapat ang anak ng Diyos at majority sa ating mga kasamahan ay puro mga ungodly people? How we ought to stand? How we should promote our faith? Paano natin iwawagayway ang ating pananampalataya sa mga taong hindi naman mananampalataya? At dito, pinapakita dito mga kapatid sa atin ang malinaw na mensahe ng Panginoon. Kahit po, nasa katugan tayo, we can make a stand. Bakit? Sabi ng talata, makakaroon tayo sa Diyos. The key word is this, submission to God. Alam niyo po, pag tayo nagpasubmit dito sa Diyos, sa case na ito, tayo nagkaroon sa mission dito sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na tayo pag sa ipalag at muna, tayo ay rebelde na sa Diyos. And we need to, in everywhere, in every places we go, we need to be under in submission to our God. Kailangan natin ito, kasi po, napakaraming mga tao, pwede gamitin ang Diyago para hilalim tayo papalayo sa Diyos. Kailangan natin tumayo. Marami akong sinabi sa atin. Hindi na trending ngayon ang pananampalataya. Hindi na trending ngayon. Marami tayong dapat pag-usapan. Maraming problema tayo. Huwag mo na inagdag yung problema mo yan. Hindi na makapun sa atin ang pananampalataya. Mga kapatid, tayo mismo.
Kristo, nagpatuloy, malaki, ang nagagawa ng pananampalataya sa isang tao. Amen? Napakalaki. Because anything that is outside of faith is clearly seen. Sabi ng Romans chapter 14, alam ang ibig sa pananampalataya, ito po ay kasalanan. So, how we must stand? Sabi, this is the devil and he will flee from us. When there is a commitment of our life to God, there will be also a stand against the devil. Kailangan lagi natin makita mga kapatid ito biyaya ng Diyos para makakaroon tayo sa mga kalaban natin sa ating pananampalataya. Napakahirap po sa isang banta na ang kalagayan po ng isang anak ng Diyos in a sense po kasi we are engaged in a spiritual battle. Okay lang sana mga kapatid kung mga paikita natin mga kalaban natin eh. Okay lang kung visible mga kalaban natin. But the most difficult thing to realize is this. The battle is spiritual. And we do not even see our enemies. There's a lot of enemies. The lust of this world, the lust of our eyes, and the pride of life. At marami pong masama-sama. There is an unholy trinity that is waiting, raving for to us. Nandiyan po ang alam niyo, nakakalungkot ka doon minsan dahil po pamilya natin pwedeng maging kalaban ng ating pananampalataya. Ama po ba yun? Nakakalungkot po yan. Kahit po mismo trabaho natin pwedeng maging kalaban ng ating pananampalataya. Kahit po yung ating pag-aaral minsan pwedeng maging kalaban ng ating pananampalataya. At masakit dito ito, yung buhay pag-ibig, yung minuturo kalaban ng pananampalataya yan. Hindi tayo bumabase sa pakiramdam. Bumabase po tayo sa maliwanag at malikaw na kalooban ng Diyos. Hindi po tayo nakakapasalin para mayroon po tayo tumayo at manindigan. Alam po natin ang biyaya ng Diyos ay sapat. And we are in the light. If we are walking with God, we are walking in the light of God and we will stand. We can win the battle of our faith, the royal battle of our faith, and we can resist the devil. Ang problema po ito, bakit po hindi tayo makatakas sa diablo? Kasi po, hindi tayo lumalayo sa kanya. Hello, unawa po ba natin? Sometimes it's hard for us to resist the devil because we are actually embracing the devil and kissing the devil and enjoying worshiping the devil. How can we resist the devil if we have a communion with him? Mapupuha natin, napakahirap ito. Nakakalungkot na, alam nyo, meron po isang pala ito sa kalimuto ko po ng pelikula ito kung kaya nyo natin. Hollywood movie po ito eh. Ang meron po labanan eh. Pipin ko, how please. Meron ang discipline po ito. Meron po isang, kasi ang setting po, kasi old school na setting eh. Labanan ng pana, di ba? At ang mga espada, at ang sakyan po, mga kabayo. Ganun po setting eh. Ngayon po, may ilang, ang bida dito kabayo eh. Alam po eh, kabayo po din. White cassette. Yung kabayo po din, matakbo. Tapos, yung pinaka-boundary po linya ng nagigilan ng partido, doon po nangipit yung kabayo. At na, kumulog po sa kanyang mga nila, kung kumayo. Ngayon po, dahil magkalapang partido na sa boundary, alam nyo, may mga nagbolog yung sa magkabilang magkalapang faksyon. Dalawa sila, nagkaisa po sila, magdalo mo yung kabayo. Nagtag-isa sila. At sisipalit muna silang dalawa. Apang nagpapatay ng kanilang mga kasamaan, walang pwedeng bumalik sa kanila. Walang pwedeng kumana sa kanila. Walang pwedeng sumibad. Walang pwedeng sumaksak sa kanila. Maligid yung unit sila. Kaya meron silang purpose, tulungan yung mabayo. At ito, mga kapatid,
Gaya po, ang lesson dito, kahit po sa gitna ng labanan, we can make a stand. Even in the middle of our spiritual battle, we can make a stand. Just have a commitment to God. Just be under the control of God. Just have a commitment because God is deserving for our total commitment. Tandaan po natin, when it comes to the devil, there is no bargaining. There is no room for negotiation. Pag po tayo makapag dito sa 6 chapter, madaya po siya. Amen? Madaya po siya. Hindi po siya magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kagandahan, kabutihan. The only desire of the devil is to pin us down. To tear us down. At sabihin niya sa atin, walang epekto, ano nang malataya mo. Alipunan mo na ang Diyos mo. Ay, ayaw ko na sinabi ng kakawari mo sa kanya. Alipunan mo na ang Diyos mo. Sumpa mo na ang Diyos mo. And sometimes, kaya po, walang direktang kasabi sa atin, alipunan natin ang pananampalataya natin. Mismo tayo, mga kapatid, bumibigay kayo. Tama po ba? Minsan, nakakalisip tayo. Natigilan na hanapin na lang ang buhay natin sa labas ng talupo ng Panginoon. At para marahin ang nangyayari ng buhay sa atin, na huwag tayo mag-self-pity. Huwag po tayo maawa sa ating sarili. Ang gawin natin, tumayo tayo. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang mag-survive sa atin. At ito, tumayo tayo sa Diablo. Masabi ko, tumayo tayo sa Diablo. Pag sumalansang tayo sa Diablo, siya po ay lalayo sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? Kung bakit po, pag sumalansang tayo sa Diablo, lalayo siya sa atin? Kasi po, alam ng Diablo na hindi natin kaya sa ating sarili na sumalansang sa kanya kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya sila tayo kasi nakita niya ang tulong natin ng Panginoon. Hello? Tama po ba yun? Ayan na wala ako sa atin ng Diablo kasi nakikita niya mag-isa tayo. Kaya nga po, yung mga nagka-backslide, yan po ang numero ng target ng Diablo. Ikisulit tayo, ipapakita sa atin mga kasiraan, ng mga kapakita natin sa pananampalataya, kasiraan ng mga mamamaral, yung mga kasiraan ang gawain ng Panginoon. Pero mga kapatidunan natin, sa bawat pagbagsak natin, ang biyaya ng Diyos ay naging sapat. Sa bawat pag-iyak natin, okay, weeping may endure for a night, but God coming in the morning. Because the grace of God is always sufficient for us. Amusta po ang ating tumingin sa Panginoon, na ating pagkukuha tayo, alam-alam sa Kanya, para sa Kanya, na nakakapanindigan mo rin kukuha tayo, that is part of many attractive sinners in the world. And sometimes we give up. We want to give up. We want to give in to this world. We want to give up our faith. And enjoy the ungodly people. Enjoy the pleasure of this world. Pero sabi ng Panginoon, hindi magiging islami ka dyan. Dito sa akin ang nagbibay. Hindi ka bagay ko. Dito sa akin ang nagbibay. Sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8, the present suffering of His world will not be even compared to the glory that will be revealed to us in the future. God is preparing us today for the glory in the future. Mga kapatid, malaki na pong pumalik ang Panginoon. Huwag na po tayo tumubo, huwag na po tayo biga, tumayo po tayo para sa Kanya. Pagkakaroon tayo ng commitment sa Kanya,
Pangalawa, where we should stay. Where we should stay. Sabi dito, yung kung earth, where po yun, action word, draw near. Draw near. Ang ibig sabihin dito, if there is a commitment of our life, it will require that we stay close to the Lord. We want to stay close to the Lord. Where will you stay? How we must stand? Let us stand close to the Lord and let us stay close to the Lord. If we draw nigh to God, He will draw nigh to us. Pag lumapit tayo sa Diyos, hindi siya pwedeng lumayo sa atin. Lalapit din po siya sa atin. And as we seek to be close to God, He will draw Himself. He will become also close to us. And as we seek to be in His presence, He will make His presence real to us. Kailangan lang po natin maging close lagi tayo sa Panginoon. Maging close tayo sa Kanya. If you want to know anything about the depth of our commitment, look at how much time we spend with the Lord. Para kalaman natin, am I really having a deep commitment with God? How much time did I spend with the Lord? Gaano karaming panahon binibigay ko sa Panginoon? Kung nasa Kanya ang ating pag-commitment, hindi pwede mas maraming oras sa ibang bagay at konting oras sa Kanya. That is not our commitment. That is not also half commitment. That is an indication that we have not a commitment anymore. Gusto po natin alaman, nasaan na tayo sa Panginoon? Gaano nakakalago ang ating pananampalataya? Gaano na po natin kataas yung pinatanggol sa buhay natin? Gaano karaming panahon dinugod natin sa Kanya? Gaano karaming pagod ang pinapagod natin alam-alam sa Panginoon? Gaano karaming pera ang dinugod natin alam-alam sa gawain ng Panginoon? Ang iba po, natatakot ng mastos para sa gawain. Ayun po ay investment. Investment po natin yan. Marami pa po po magbigay ng buhay sa Panginoon para sa ministry. And that is one reason is this, because they really have no commitment at all. God is deserving for us to have a commitment with Him. Ito po ang panguli. Finally, the blessing that God is demanding. The blessing that God demands. Sabi po ng verse 8 and verse 9. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Malinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, talisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala, kayong mga pigatid, magsinibig, magitangis, inyong palitan, ang inyong pagtawa, ang pag-ibig, at ang inyong kagalakan, ng panubayan. Ano po ang ibig sabihin ng mga salitang ito? If we are going to be close to God, kailangan natin tignan ang kasalanan ng hindi po sa isang simpleng bagay. Tignan natin ang kasalanan bilang isang seryosong bagay. Hindi natin dapat itolerate ang kasalanan sa buhay natin. Hindi po natin dapat itago, alagaan ang kasalanan sa buhay natin. Hindi dapat tayo magkaroon ng desire sa kasalanan. Wala na po dapat attraction ng kasalanan sa buhay natin. Kailangan lang natin maging close tayo sa Diyos para magawa po natin ito. Mga kapatid, ang kasalanan na kami natin sa ating buwan, katabi ko dito. Hindi ko po sinasabi katabi ko kasalanan, ha? Ibig sabihin, kasalanan po lahat. Ano po yan? Ibigis po. Anytime we
we can call into sin anytime at any place. Sabi nga po ng Bible, siyang nag-aaral ng Bible, mag-ingat, baka siya mabuhay. We are most vulnerable to call into sin. That's why the cleansing is demands by God. Ano po ito? Verse 89, how we pick the sin? How we pick our sin? Una, there must be an action that we must take. An action that we must take. Next slide. There must be an action that we must take. Sabi ng verse 8, ano po yun? The action is this. Lumapit tayo sa Diyos. Tama po ba yun? Pag lumapit tayo sa Diyos, hindi tayo magkakasala. Amen? Hindi po tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa kapatawaran ng kasalanan natin. Pag tayo lumapit sa Diyos, lumalapit tayo sa kaayusan ng buhay natin. Pag lumapit tayo sa Diyos, lumalapit po tayo sa biyaya niya. Amen? Kailangan na natin lumapit sa Diyos. Ito po ang aksyon na dapat natin gawin. Unang-una, ang ating mga kamay ay gunting. Sabi dito, paglinis tayo ng ating kamay. Ano po ang ibig sabihin ng paglilinis ng kamay? Actually po, ang paglilinis ng kamay, ito po ay figurative act of being cleansed by any simple act. Paglilinis ng kamay, ito po ay lumalarawan sa paglilinis po. Okay? Sa lahat po ng anumang bagay na marumi. Because ang pinakamarumi daw po, sabi ng sabi po ng mga doktor, ang pinakamarumi bahagi po ng katawan natin. Una, paa. Pangalawa, kamay. Kaya nga po yung mga doktor eh, may ano po sila, may pattern sa paghuhugas ng kamay. Hindi po basta hugas ng kamay. Ang mas, ako po isang panaghugas ko nila. Okay na yun. Sabi ng mga doktor, wag! May step yan muna. Ito, pakalim mo muna kamay mo. Siyempre, para kang mapaghugas ko ng tubig. Pakalim mo muna kamay mo. Pagkatapos, magsabon ka. Sabon ka. Pagkatapos, ikutin mo. Di ba katalinin mo? Ayan, baka magkatalinin mo, may tubig mo. Ito yung kamay mo ito. Ito nasa upper air ng kamay mo. Pusuksin mo ng pusuksin. At di ba sa, ganun ba ang tubig? Paglilinis ng kamay, alam ko, ganun po ang cleansing. Naninanais ang Panginoon sa atin, bilang po, feeling sorry of what we have done. Lord, sorry. Tawad lang po ako. That is not repentance. That is remorse. Ang nais ng Panginoon, total cleansing. Lord, gusto ko, nais ko po, hindi na ulit mangyari sa akin ang nangyari sa akin malaking nagawa kong kasalanan. God to you, Lord. God to you. Sa aking sarili, hindi ko magagawa ito, pero sa biyaya mo magagawa ko ito. We must always be mindful that our lives can become dirty all the time and we need to be cleansed. To be cleansed by God Himself. This is the action that we must take. Pangalaw po, hindi na po dirty hands na din yung pong divided heart. Bakit po? Sabi ng verse 8. Pag sinapit kayo sa inyo, sinalapit sa inyo. Ayun. Ay, paglinis kayo ng aming mga kamay, kayong mga makasalanan, nagisakay ninyo ang inyong mga puso, kayo kayong natalawang makalat. And speak of divided heart. Yung pong double-minded, ang ibig sabihin po nito ay two soul, dalawang tao. Speak of a person with divided affection that will not work for God. Hindi po yan, hindi po effective po yan sa Diyos. Sabi ng Panginoon, love me with all your heart, with all your mind, with all your soul. God is deserving to be treated as if He is the only one and
Sabi, number one, tingnan mo mga babae. Sabi niya, hindi mo ako protect. Bakit naman number one na lang eh? Kasi gusto mo, only one. Only one. Ayaw mo number one, gusto mo, only one. I am not deserving to be the number one. I am deserving to be your only one. And that is actually like that. Gusto rin Diyos, siya lang po ang only one sa buhay natin. Amen? Because God is deserving to be our only one. Sabi dito, hindi lang po action that we need to take. There was also an act to make sure like this. An attitude that we must have. Anong attitude yun? Sabi ng verse 10, kayo magsibig, magsipag, mga bigati, magdangis, the word afflicted, speak of an inward feeling of misery. The word mourn, speak of sadness, dahil sa dulot ng kasalanan sa buhay natin, alam nyo, ang kasalanan, mga kapatid, hindi po magdudulot ng kagalakan sa buhay natin na nangawin niya ang kagalakan natin. At pag tayo nabulog sa kasalanan, huwag tayo matawa. We need to mourn. Amen? We need to be afflicted. Huwag natin natuwin. Nagkaroon na ba ng hamagkasawa? Nagkaroon na ba ng bawa ng relasyon? Huwag natin kung, sige, hindi na ako ng tawad. Ang mga buo, hindi ko nagyagawin yun. Alam niyo mga kapatid, mapagsakal po tayo, may meron bubuhat po naman ang bakal, ako sa pagsakal yung baka natin, ang sabi sa akin, sorry, pasensya ka na ha. Kaya kaya tayo nun. Na-accept yun sa mga kapatid na hindi po tayo makalamdap na parang sorry lang tayo sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan ayaw po ay kinamumulianin mo sa buhay natin. Kailangan patuloy natin ang kasalanan. At pag tayo po humantong sa punto na tayo po ay nahulog sa kasalanan, umiyak tayo sa Panginoon. Kapag hindi niya tayo tanggapin, hanggang ang ating damdamin, ang ating puso ay hindi po nababagabag, hindi nababagbag. Sabi ng Biblia, ang harap sa Diyos ay magbag na damdamin. Puso na may merong pagsisisi. Hindi po sinisimple ng Panginoon ng kasalanan. Hindi siniseryoso po ng Panginoon ng kasalanan dahil ayaw ng Panginoon ng kasalanan at ayaw niya po sa kanyang mga anak na mamuhay sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng punetong sa kasalanan. Ayaw niya na tayo, ang buhay natin ay makontami na ng kasalanan. Kaya nga sabi, para maiwasan natin yung mga bagay na sa verse 10, magpakababa tayo sa Panginoon at tayo ay may nakitatakas. All we need to do is to be humble in the sight of God. All we need to do, despite of our many achievements, many attainments, many successes, still, as a child of God, we need to be humble. We need to be humble in His sight because lahat ng ating natanggap, lahat ng meron tayo, lahat yan, dahil sa biyaya ng Diyos, the grace of God, will always keep us humble. We always recognize, Lord, what you have done for me is very, very, very amazing. Apat lang po na tignan natin ang Diyos na gano'ng dignidad. Dahil gano'ng dignidad ang Diyos. Dahil gano'ng dignidad siya. Huwag natin hayaan. Ibaba natin ang malidad ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Humbleness does not mean weakness. Hindi po kahinaan ang magpukumbaba. Kaya bakit po ang hindi po nagpapakumbaba. Kasi unang po na wala talaga sa buhay nila. Tayo po, pangahanap ng Diyos na sa atin ang presensya ng Panginoon, nasa atin ang Panginoon ng Espiritu, hindi po mahirap sa atin ang pagkumbaba. Pero bakit po minsan mahirap para sa atin ang pagkumbaba sa Panginoon? Sabi din natin ito, kaya gumagawa na po ang ating pinisip. Hindi na po po nagiging ang pagkasama sa atin sa Panginoon. Ito po talagang mga kapatid, bago tayo magtapos
namubukid po ba tayo na cross tayo sa Panginoon? Pero po pa sa ating mga ebidensya na tayo po ay malapit sa Panginoon. Ano po ang resulta ng ating lagar sa pananampalataya? Ano ang naging resulta ng ating lagar sa gawa ng Panginoon? Ito po ba ay patuloy pa rin ay hindi mababa tayo sa araman ng Diyos. And the ministry that we have is only a manifestation of the Bisuga, because without the Lord, we can do nothing, we can achieve nothing, we can attain nothing, we cannot even receive what we are enjoying at this point of time. As a child of God, tayo na natin ngayon, mga kapatid. Now, the message of the Lord is being preached to us. Are you living constant to God? Tayo po ba namumuhay na malapit sa Panginoon? Tayo po ba hanggang ngayon namumuhay pa rin sa biyaya ng Diyos? Bakit po tayo, di natin nalaman, di mayaman po tayo. Wala natin sa atong humility. Now, that is not good. It is not a good indication that we are living under God, under the control of God, that is resisting, not the devil, but the Lord. We are resisting the Lord. Mga kapatid, kaya po ba natin pagpupumbaba ngayon, kaya mapapangis na ang Panginoon? Will you bring with you all the burdens here at the altar of people? Ayaw ba natin maging mababa sa Diyos ngayon? Ayaw ba natin alipunan ang ating sarili? Ayaw ba natin lumapangin sa Panginoon sa bigat na Lord? I am acknowledging your grace. Your grace is so amazing. Ayaw ba natin sarili? Ano ang response natin sa salita ng Diyos, mga kapatid? Kaya ako, tayo nakikinig sa salita ng Diyos, para tayo magpumayos, para tayo maging mababa. Wala po tayo tumingin sa iba. Tingnan po natin ang ating sarili. Maayos po ba tayo sa Panginoon? Maayos po ba tayo sa Panginoon? Ang sabi ba natin ng pasto, Lord, maayos po ako sa inyo. Porque tayo ay nasa ministry, ang gagawa ng Panginoon, ibig sabihin, mababa na tayo. Yung nagiging ganang po ng ating pagpapalaan sa buhay, pagiging po natin sa ministry. And ministry, hindi po nagiging maganda epekto sa atin. Masama nagiging epekto sa atin. And the Lord is rebuking us. Tagyan natin ang dignidad ng ministry ng Panginoon. Itaas natin ang alikap ng ministeryo at gawain ng Diyos. God is not deserving to be committed. In a very low way, much good for us to be involved with our commitment into the ministry of God. And this is one way of showing our humbleness to the sake of God. We let ourselves to be involved in God's ministry. This is the proper way of showing our commitment to God. Panginoon, patawarin ko po kami sa aming po mga maraming pagbabalaki sa inyo. Hindi man po direkta ito, Panginoon, sa panitay. Ito po ito sa aming attitude, sa aming action, maging sa aming affection, Panginoon.
Sinasabi namin na okay kami, Panginoon. Okay ang aming spiritual na buhay. Naalis ang aming relasyon sa inyo. Pero matutuhanan na hindi ko. Patawarin mo po kami sa aming pagkukumari. Sa aming detention. Namin sa buhay ko ay dulot sa amin po na mas miserable kami buhay at paralang buhay. At imbis na kami po ay makalapit sa inyo, Panginoon, na makalayo po sa inyo. Namin po, ang inyong Diyos, kami po kasuwati. Kami po ay mayabang. Kami po, matigas ang aming ulo, Panginoon. Tawarin po kami sa mga bagay na ito. At nawa, Panginoon, ang dalaw mo, ang patinis mo, at ang biyaya mo, Panginoon, ang disensya mo, ang siya po magbaba sa amin sa oras na ito. Sapat na, Panginoon, upang kami kilalanin ang aming mababangal dahil sa inyo. Na dahil lang sa biyaya mo, na pinagyo sa inyong buhay. At dapat pa lang ngayon, uulit ko na rin ng pituloy ng pagkakataon. Pag-iwento sa inyong buhay, bigyan mo po ng binibigay sa inyo. Tumog po ang aming mga nagawa, Panginoon. Gawa po, ito po ay ito sa kita namin, nagawa mo dahil ito sa aming buhay. Kayo po ang aming pinataas, Panginoon. Pinagawa po namin ang aming mga sarili. Pasapasan po at pagkaralin po ang aming pagkakaralin sa oras na ito. At gawin naman namin ito, Panginoon, sa pagpapagpapang paraan ng aming pagbibigay sa inyo. Ang aming gabis para sa inyo, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Thank you.